Hello mga katahanan! Ito po si Mommy Fem and welcome to Usapang Katahanan Arts and Crafts Series Number 3 featuring acrylic painting sessions with our guests from Northern Negros State College of Science and Technology. Hello Mommy Narlene! Hi Mommy Fem! Hello mga kausapang katahanan! Welcome to another series ng aming arts and craft na ngayon ay ibibigay sa atin ng ating mga estudyante. So bago ko sila introduce, ako po ay natutuwa na ito na naman tayo magkakasama at sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan. We wish you all in good health and happy with your family. Ang ating usapan po ngayon ay ang Arts and Crafts series na nakikita po ninyo at ang mag-guest po natin ay mga batang-bata galing from Northern Negros State College of Science and Technology and they will be showcasing Dalikhang Pinoy acrylic painting lesson. And so Mami Fem, itong mga estudyante ito, mga kaibigan ay galing sa ang kanilang major po ay Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Industrial Arts. Malugod ko pong ipinakikilala si Naruel Dulutan Padayaw Jr., Crystalline Barbasa Bacacao, at si Nicolas Mahitos. Ipapakita po nila kung paano itong classing painting magiging isang pagkakaabalahan nyo, lalo na ngayon na kahit pwede nang lumabas, I guess you will opt to stay at home at para makaiwas o makahawa sa sakit na ating na napagdadaanan ngayon. So mga kaibigan, Mommy Fem, panoorin po natin sila at enjoy po kayong lahat sa panunood. Let's watch and learn!
gives meaning to our lives and helps us understand the world. It is an essential part of our culture because it allows us to have a deeper understanding of our emotions. It increases our self-awareness and also allows us to be open to new ideas and experiences. Art makes people optimistic about their future. As an artist, it is used to spread a message of inspiration and making people achieve great things in life. Kamusta mga kasilingin? Narito po ang ilang tips tungkol sa paggawa ng acrylic painting. Nang una po, find a reference. The internet is full of images that you can search, you can download, na pwede natin gawing reference. Ibig ko sabihin ng reference ay yung mga picture na pwede natin gayahin. Ito kung nakikita natin ay nakuha po natin sa internet. Saka ginamit po natin as a reference. Okay? Pangalawa ho, use wide strokes. You'll cover more areas and be able to create more textures by using wide strokes opposed to thin strokes. Ibig po sabihin nito, huwag po tayong gagamit ng mga thin strokes na ba brush ng mga maliliit. At saka po, para mas mabilis po natin makover yung ating painting. For example, yung ating pong sky, medyo maano po siya, medyo malapad, no? Kaya kailangan po natin ng wide strokes for that. Pangatlo, paint densely. Ibig po sabihin nito, don't skip. Ibig po sabihin nito ay huwag natin tipirin masyado yung ating pintura. Dahil may iba pong paintings na makikita natin meron pang mga espasyo, no? Hindi natin nako-cover up lahat. Sa katagalan po nito, masyado po itong yung quality po ng ating painting ay masisira. Ang susunod po, use thin brush with long bristles for small details. Ano pong ibig sabihin nito? Gagamit po tayo ng mga maliliit lang na buhok ng brush bristles. Yun. Gagamit po tayo ng small bristles para sa mga maliliit na detalye ng ating painting. Katulad po nito, meron po dyang mga maliliit na pang-detalye. Kailangan po natin ito gamitin para hindi masyado pong pangitingnan kung malaking brush na gamitin nyo. Pag mag-detail, masyado na pong komplikado. Okay? Masusunod po, work relatively fast. Work fast. Alam po natin na ang acrylic painting is known for fast drying, no? Kaya kailangan po natin bilisan ang ating paggawa para hindi siya mabilis, para hindi rin siya mabilis matuyo. Okay? Susunod, use warm and cold shade to add contrast. Contrast is the best way to make your paintings visually interesting. May impact sa mata ng audience natin, sa mata ng manonood. Halimbawa po, warm colors natin ay red. Meron po tayong red. Red, yellow, and orange. Yan po ang mga warm colors. With the combination next to the cold colors or cool colors, which is the purple, blue, and green. Blue, purple, tsaka yung green. Ito po, cool colors. With next to the orange, red, na warm colors. Okay po? Ito po. Ito po yung tatandaan natin, ha? Take care of your brushes. Yan po. Hindi po tayo makakapagsimula. Siyempre, pag wala po rin tayong brush, no? Brushes are the most important, one of the most important investment sa ating painting, sa ating painting practices. Kung
Kung gusto niyo magamit ito ng pamatagalan, ay kailangan po natin itong alagaan. Susunod po, use a mist of water to extend drying time. Ayan po. Mist of water. Ibig sabihin po, maglalagay po tayo ng kunti lang na tubig sa ating paint para ma-extend po ang kanyang drying time. Ibig pong sabihin, mayroon pa tayong technique. Yung sa akin po kasi, pag nilagyan ko ng pintura yung palette ko, palette board, lalagyan ko yun ng kunting-kunting tubig para maging mabasa-basa siya at hindi siya madaling matuyo. And lastly, para sa akin ko, mga tips ko lang po ito ha, para sa akin. Step away from your painting periodically. Step away from your painting. Bakit? Nagpipainting ka tapos atas ka para ano? Anong gagawin mo? Okay, ganito kasi. It is easy to lose perspective of what you're painting. That's why you should step back and take a look at the overall work of paint. Ibig kong sabihin, nakatutok po tayo, nagpipainting po tayo, nakatutok tayo. Hindi natin namamalayan, ay baka tabini. Tabini yung horizon. Ito po, yung horizon. Kung gusto mo na straight lang yung horizon, pero pag step back mo, na-diagonal na. O hindi mo nakuha yung target mong view. So, step back periodically on your painting para makita natin kung tama ba ang ating paglalagay ng angle ng ating mga object kung nandiyan pa ba sa skills nila. On behalf of my group, I am Nicholas Manipos, a visual artist. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang sining ng Pilipinas. Thank you very much kay Ruel, kay Crystalline, and of course to Nicholas for inspiring us through your wonderful examples ng kung paano gawin ang acrylic painting. Talagang nakaka-inspire, ma'am, kasi kakaibang ano talaga pag pinag-usapan na ang tungkol sa arts, no? Yung painting. Noong mga nakaraang mga arts and crafts session natin, we featured painting by numbers for those who are not hindi pa well-versed sa painting. And we also featured diamond painting. E ngayon, na higher level tayo, mami. Kasi ito, acrylic painting. At nabanggit niya kanina Nicholas, may mga tips siya na binigay sa atin tungkol sa paano ba magsimula at sana isa-isip natin yan as we learn how to do this acrylic painting. Kasi mami sa ngayon, ang dami-dami nang nagbebenta niyan sa Lazada and even mga kits ng acrylic painting. Okay, so mami, bigyan natin ng, siyempre, pagka tayo ay may binabahagi sa ating mga episodes, bibigyan natin sila ng kaunting history o background. Saan ba nanggaling to? No? So, mga katahanan, yung palang acrylic painting na to. Actually, mami, yung ginagamit na acrylic paint, eh, ito pala ay noong 19th century. Ay, ito ay nauso na. Actually, ang isa sa mga chemists o German chemists na nangangalang Otto, siya po talaga pala ang nagbigay ng idea kung paano gamitin ito. At dahil nagkaroon ng idea ang mga tao, noong 20th century, nagkaroon ng mga experimentation ng mga artists. At noong 1920s and 1930s naman, ng mga Meksikanong gumagawa ng mga murals, ay in-experiment ang paggamit ng acrylic paint. Ayan, mami, ang aking maikling kwento tungkol sa history ng acrylic painting. At ngayon naman, mami, share mo naman sa akin, Mami Nardine, kung ano nga ba ang mga pros and cons, or what I mean, mga advantages pag gumagamit tayo ng acrylic painting to give us ma-enlighten tayo. Yan. Alamin natin yung characteristics ng acrylic painting.
Okay. Ang isang characteristics ng acrylic paint, ang sabi na sa ating pinipresent ngayon ay, ito ay one of the most versatile mediums and one of the least toxic. No? Kasi po, itong acrylic na ito ay water-soluble when wet. At dahil siya ay plastic polymer, ito ay water-resistant and merong durable surface. Kaya kahit patungan siya ng pintura, halimbawa mayroon pang ilalagay na kulay sa ibabaw, hindi po nasisira yung nasa ilalim na kulay. So, ito naman din po, pwede rin magamit ang mga chikiting ninyo, no? Na gusto mag-painting sa canvas. Huwag lang po sa wall ng bahay ninyo. No? So, pwede nila itong pag-practisan. Na mamaya, sasabihin ko yung iba't ibang klase ng sizes na pwede nyo magamit. So, ito ay madaling i-handle. So, hindi kayo problema na didikit sa mga kamay ninyo. At ito naman din ay hindi naman na sinasabi Mami Fem na nakaka-allergy sa mga bata. Pwede po ito. Ah, yan. Okay. Yan, Mami. Kasi may mga kaibigan ako na into sa yung ibang medium ng painting. Hindi ko nasabihin yung brand. Nakatoxic pala yung mga ganun. Merong precautionary measures. Yes. Kaya, pagdating pala sa painting, Mami, we need to be very particular sa gagamitin mo eh. Kung yan ba ay makakatulong sa'yo. I mean, health-wise, tingnan mo. Yeah. Pero sa mga talagang artists, alam na nila yun eh. They know how to handle the materials, no? Okay, and another characteristics ng acrylic paint is, what is most notable about regular acrylic paint is its fast drying time. Kasi ang acrylic paint, kung ito pala ay ginamit mo, it dries quickly. So, bakit siya advantage? Kasi, when it dries quickly, the artist can work in multiple successive layers without muddying the colors. Meaning, kapag meron kang gustong ilagay color patong dun sa naipatong mo na, no? O na ipaint mo, madali eh. Kasi it dries quickly. Yung fast dry time. Hindi ka na kailangan mag-antay siguro ng maraming minuto bago mo uli patungan. Yeah. Okay, another one, Ma'am. Okay. So, sa mga beginners, minsan iniisip natin kung gaano kalaki o gaano kaliit ng ating bibilhin. Ang acrylic paint po ay pwede nyo mabili in variety of forms. Meron po itong mabibili sa tube, meron mabibili sa in jars, in plastic squeeze bottles. Kaya sa mga project-project ng mga estudyante natin, nung tayo nag-face-to-face sa arts na kanilang subject, talaga they have to buy this acrylic paint. Imagine, maliliit lang naman. Huh? And it comes in different thickness too. Siyempre, kung kailangan mo na mas marami, yung mas mataba-taba ang inyong bibilhin. Sorry sa word na taba ha, yun lang pong paint na sinasabi ko. At kaya kung halimbawa naman, malaki ang inyong nabili, kailangan ninyo itong ilagay, no, sa isang magandang lalagyan para ito ay you have to keep this sealed at nang hindi ito ay mag-dry. Kasi sayang naman pag ito ay hindi naalagaan at nanigas. No? Kasi kahit sabi natin, Mami, pwede tayong kumuha ng maliliit, ano ng tubig, hindi na ganun kaganda yung effect nung yung bagong pintura na bukas at saka yung natuyuan na. No? Kaya kailangan when you get bigger product of the paint, kailangan meron kayong magandang pagtataguan nito na hindi siya mag-dry up. Yan. Yeah. Thank you, Mami, dun sa tip na yun, ha? At syempre, katulad nung nabanggit kanina ng isa sa mga artist natin, I guess, no? Na ang acrylic paint can be thinned with water and other mediums and used like watercolor. Alam mo, Mami, parang tipid din, Mami, pag ganun, di ba? Pwede mo siyang ipalabnawin sa pamamagitan ng water. Pero not too much, ha? Yung konti lang ng water. Mm-hmm.
And of course, last but not the least, acrylic paint can be used like oil paint in many ways. Ang acrylic paint ay known for their bright colors, but many of their colors are the same as oil, na minsan hindi napapansin na acrylic paint na pala yun. There are mediums available that thicken the paint and retard the slowing process so that the paint can be manipulated just like the old paint. So, isabihin, itong yung gagamitin oil paint na ito ay pwede nyo lang yung sinabi ni Mami Fim kanina, lalagyan siya ng konting water para medyo ma-thinner ng konti. Pero wag lang masyadong thinner nga, sabi ko Mami, kasi magmumukha naman siya pale na pale lang kulay. So, napakaganda rin gamitin ang acrylic paint. Okay? At ang sinasabing slowing process of the paint, na yung pagkapal niya, yung pag ano niya na hindi siya agad-agad na naglalabas. Kung magsan din nag-flat-flatten, no? So, nakakapagtrabaho pa na maganda yung nag-paint. Pwede mapataba ng konti yung iyong pintura. Di ba, Mami, meron mga pintura, may mga painting na parang umuumbok-umbok. Yan. So, yun. So, marami siyang paraan na paggamit para din siyang oil paint. Yes. Okay, yan. So, naikwento na natin, Mami, ha? Naikwento natin. So, subukan kaya nilang gumawa ng kanilang obra maestra. Habang ngayon ay pandemic pa. Yes, Mami. Alam mo, dahil sa versatility ng acrylic paint, at dahil mura na siya sa Shopee, sa Lazada, pwedeng-pwede nating subukan ito. Subukan. Okay. So, Mami, mga katahanan, meron tayong paanyaya. Yan, Mami. May paanyaya tayo. Ayan, si Nicholas Mahipos. Siya po isang mga nag-demonstrate kanina paano gumagawa ng acrylic painting, at ilan sa mga likha niya ay itong mga nandito sa picture mo. At kung nais ko ninyo na baga itap ang kanyang services, ay nandito naman ang kanyang mga kanyang information kung saan nyo siya pwede makontak para kung sakaling gusto nyo magpagawa ng painting or any kind of medium. Kasi hindi lang naman acrylic painting ang alam niya . Marami pa siyang alam. Just contact him as a visual. Kasi yan talaga ang isa sa kanyang mga gustong gawin at maaring sideline habang siya po ay estudyante pa lang. Yeah. Ayan, Mami Fem, magpa-tutor tayo ng painting. Why not? Oo. Alam mo, nung ako'y nagtuturo, sabi ko, pag ako'y mag-retire, mag-i-enroll ako dyan sa may alambang ng painting lesson. Kasi talagang gusto mag-painting. Ay, ang problema, ang dami pa lang trabaho sa loob ng bahay. Ano? Ibali na, Mami. May oras pa tayo dyan. So, Mami, ba ang kanilang pagkakaabangan next week? So, maraming salamat po. At sa susunod na linggo ay pag-uusapan naman natin ang Home Improvement Series. No? At sana nag-enjoy po kayo sa inyong narinig ngayong araw na to. At maging mas excited pa kayo, lalong-lalo na ngayon, ay uso ang home bodies. May makikita tayong bagong home improvement naman. At ito ay maririnig ninyo at makikita sa sunod na linggo. So, para po tuloy-tuloy ang ating huntahan, ang ating kwentuhan, please like, share, and subscribe our YouTube channel, Usapang Pantahanan. And may I invite you also to include Lalin's Project. More on dressmaking naman po yun and other anik-anik sa bahay. Yan, Mami Fem. Nag-enjoy na naman ako ng isa na namang araw. Alam mo, ito talaga yung aking stress reliever. Ito ating usapang pantahanan, Mami Fem. Oo, pareho tayo, Mami. At dahil dyan, Mami, huwag nating kaligtaan, pasalamatan ang ating mga naging guest today. Ito na si Ruel, si Crystalline, at si Nicholas. Siyempre, si Crystalline, si Nicholas Mahitz. Oh. And thank you very much, Northern Negros State College of Science and Technology, sa inyong cooperation. Lalo-lalo na po sa kanilang teacher na si Teacher Annabelle Villaseran. O si Professor. Maraming salamat po.
Thank you very much. And maraming salamat po. Bye-bye, Mami Fam. Please take care. Yeah, ito po si Mami Fam. Si Mami Narlene. Ito lamang. Sa usapan. Pantahanan. Pantahanan. Have a nice weekend, everyone.